welcome back to my YouTube channel. So for today's video po is i-share ko naman sa inyo yung about sa aking breastfeeding journey. So ngayon, kakatapos ko lang mag-pump, grabe. And ito lang yung na-pump ko. Ito lang yung na-pump ko ngayon, mga mamsyo. 30 minutes na akong nagpa-pump. 15 minutes sa kabila, 15 minutes din dito sa kabila. And ito lang yung na-pump ko. 1 ounce lang talaga. Hindi pa nga ata nakaabot ng 1 ounce eh. Oh, ang ina ng milk ko, mga mamsi, as in. Bali, kukwento ko sa inyo ngayon kung bakit nga ba humina si breast milk ko. Bakit humina? Diba, mga mamsi, nakagawa ako ng vlog ko, ayan, yung about sa mixed feed ko. Bakit ako nag-mixed feed kay baby? Kasi nga, na-share ko doon, na-ikwento ko doon na ang konti-konti ng aking gata. So ngayon, mas lalong kumunti talaga, mga mamsi, kasi last time nakakapag-pump pa ako ng 2 ounce. Ngayon, 1 ounce na lang. Minsan di pa nakakaabot ng 1 ounce, oh. So ito ngayon, 30 minutes na ako nagpa-pump. Every 2 hours na po ako nagpa-pump ngayon kasi nung time na nag-mix feed ako kay baby, yung nagawan ko nga po ng vlog yung about doon, is ano ako nagpa-pump eh, every 2 hours din naman. And nakakapag-pump pa ako ng 2 ounce. Pero habang tumatagal ng tumatagal, pahina siya ng pahina, mga mamsi. And alam ko na rin yung dahilan kung bakit humihina yung ating gata. So ako rin pala talaga may kasalanan kung bakit humihina yung breast milk ko. So ako din talaga. Tayo rin talaga ang gumagawa ng way kung bakit humihina yung ating milk. Ganon. Kaya i-share ko yan sa inyo ngayon. Lahat-lahat ng na-realize ko. Lahat ng na-experience ko ngayon kung bakit humina yung milk ko. And kung ano yung mga pinaggagawa ko. Kasi mga mamsi, nag-start talagang humina yung milk ko. Humina talaga siya kasi po, nag-stop ako mag-pump ng 3 araw yata. 3 araw nito lang nakaraan po kasi na-diarrhea ako and nilagnat ako. So after nun, nung gumaling na ako, nag-pump ulit ako, ayun, ang hina na nga ng gatas ko. And ayun, nag-research po ako, nanood ako ng mga vlog nila Mami Nins, nila Mami Kara. And dun ko nalaman kung bakit humina po yung gatas ko talaga, mga mamsi. Kasi bukod sa hindi ko pinapalatch si baby sa aking nipple, hindi ko siya pinapadede palagi, eh minsan lang din ako mag-pump, kaya humina ng humina yung milk ko. So useless din yung pag-inom-inom ng maraming sabaw, ng mga supplement, kung hindi ka nag-feed on demand, mga mamsi. So napaka-importante pala talaga yung feed on demand. And isa rin sa mga na-realize ko is masyado kong inaasa na may formula naman. So mali pala ako nun, mga mamsi. Dapat naka-mindset pala sa atin is kung talagang gusto natin i-pure breast milk si baby, dapat aalisin natin si formula sa isipan natin. So yun yung mali ko, mga mamsi, rin. Kaya parang humina ng humina yung milk ko, and ngayon ay stress ako kung paano ko siya papalakasin. Pero nag-research naman ako, mga mamsi, kung paano magpalakas ng milk, ganun. And nag-try na ako ng mga supplement ngayon, and i-update ko naman kayo sa susunod kung ano, diba, kung lumakas na yung gatas ko talaga. And sana lumakas na nang lumakas ulit yung milk ko. Kasi po, yung na-realize ko rin ngayon, mga mamsi, yung mga mali ko ba, yung mali ko sa pagbe-breastfeeding kay baby is, diba, sinabi ko doon sa isa kong video na sa gabi is natutulog ako, hindi ako nagpa-pump sa gabi, minsan lang. So mali pala, dapat every 2 or 3 hours is nagpa-pump tayo kahit gabi. So ngayon talaga gumigising na ako, mga mamsi, ng madaling araw. Talagang nag-a-alarm na ako para lang mag-pump and para lang lumakas na ulit yung milk ko, kasi masyado po ako naging kampante na nung nakaraan na ang lakas ng milk ko, parang ay malakas lang tong, hindi na tong magbabago. So nagbabago po pala talaga siya kapag pinapabayaan natin, kapag hindi natin siya nilalabas ng nilalabas. Tapos share ko pa sa inyo, may mali din ako, mga mamsi, about sa pagpapump ko. Kasi nag-start lahat yan is nung, di ba, nanganak na ako. Tapos naiwan si baby Calix sa hospital. Ngayon, ang ginawa ko lang nung time na yun is nagpapump ako. Nai-vlog ko pa nga yun, mga mamsi, ayan. Nai-vlog ko pa nga
na ang dami-dami kong milk, diba? Tapos nasabi ko nga doon is ang ginagawa ko talaga noon is nagpapump ako sa umaga, sa tanghali, sa gabi. So mali pala yun mga mamshi. Dapat pala ang pagpapump pala is every 2 hours. Tapos yung ilalabas ko lang is 1 ounce lang. Kasi ako, every pump ko, nilalabas ko 3 ounce. Minsan pa, nakaka-pour pa ako minsan. So yung boobs ko noon mga mamshi, na-over milk supply ako noon nung time na yun mga mamshi. Kaya super sakit talaga ng gatas ko. Tapos sa gabi, hindi ako nagpa-pump, ganun. And talagang mali ko din talaga yun mga mamshi. Aminado ako sa sarili ko na may pagkakamali ako. And may nag-comment din doon sa video ko na yon na ang sabi is dapat daw pag nag-pump mga 6 weeks pa. So mga 1 month pa nakalipas, tsaka ka pwede mag-pump. Pero sabi naman ng OB ko is okay lang mag-pump. Walang problema mag-pump. Basta mag-pump ka lang every 2 hours. Tapos yung pump mo mga mamshi hindi masyadong malakas. Tapos yung ilalabas lang is 1 ounce lang. Yung kailangan lang ni baby sa age niya. Yung ganun, example, kailangan niya lang ng 1 ounce every 2 hours. Yung nauubos lang ni baby, yun lang yung kaya niya. Or 2 ounce, yun lang yung ilalabas mo every 2 hours or 3 hours. So ako nun kasi mga mamshi sa umaga, 3 ounce, tapos antay akong tanghali. So hindi ko inuurasan nung time na yun. Kaya mali din pala talaga yung ginawa ko nun. Tapos yung nangyari is mula yung dede ko nun. Malaki-malaki yung dede ko nun na antigas-tigas na parang namumula. Basta hindi ako masyadong makatayo ng maayos. Talagang hahawakan ko pa para lang makatayo. Ganon. And may nabasa ako na parang na-infection. May infection daw kapag ganon. Yung parang namumula yung dede natin. Tapos parang matistis yata na tawag. Sa research ko, nakita ko lang. And ganon din na-experience ko nung time na yon. Kaya nung nakalabas na po si baby Calix, di ba na-discharge na siya sa hospital, 11 days na nakalipas. Nag-stop ako mag-pump mga mamshi ng mga 1 week. Kasi nga natakot ako sa dede ko dahil sobrang laki. Tapos sabi nung kasama ko dito sa bahay is huwag ko daw munang ipump para umano yung milk ko. Yung hindi dumami. So hindi ako nag-pump siguro mga 1 week yata. Tapos ngayon after 1 week naramdaman ko na yung boobs ko. Hindi na siya masyadong masakit. Hindi na kumikirot. Hindi na yung talagang... Alam niyo yung hindi na ako makatulog ng maayos dahil sobrang sakit. Ayun, nag-pump ulit ako and nakakapag-pump ulit ako ng 2 ounce. 2 ounce, di pump na lang din ako ulit ng pump and na-i-vlog ko nga naka-mixed feed si baby. Sa gabi, naka-formula siya. Sa araw, pinapump ko yung milk ko, nagpa-pump ako. And then ngayon, humina naman siya ng humina kasi nga nag-stop na naman ako ng 3 araw. So yun pala, na-realize ko, pag hindi mo pinilalabas yung milk, yung kapag pahinto-hinto ka, hindi mo pinapasipsip kay baby, talagang hihina yung milk natin mga mamshi. So, tayo rin pala yung gumagawa ng way kung bakit humihina yung gatas natin. As in. Tapos, ngayon, ang ginagawa ko ngayon, pinapalatch ko si baby minsan sa akin, kahit ayaw niya. Pinipilit ko na lang kahit ayaw niya, pero talagang umiiyak na awa naman ako kasi nga wala siya nasisipsip. Kasi ito, pag nagpa-pump ako, talagang pinipisil ko yung dede ko, minamassage-massage ko para lang lumabas habang nagpa-pump. And yung gamit ko is ito, yung electric breast pump. Nag-electric breast pump ako mga mamshi kasi wala akong ibang pump na manual. Ito lang eh. Nag-iisa lang yung pump ko pero may binili pa akong ibang pump. Pa-update ko naman kayo dyan sa susunod. Tapos ngayon, ito nga every 2 hours nagpa-pump na ako kahit sa madaling araw. Tapos more sabaw, more malunggay, tubig. Marami na akong uminom ng tubig. Tapos, ayun, pinapalakas ko yung milk ko ngayon. And sana mga mamshi, pag-pray nyo rin ako na sana lumakas yung aking breast milk. Talagang gagawin ko ang lahat kasi ang goal ko ngayon is ma-pure breast milk si baby. Kasi sabi nila, sumali rin pala ako sa mga group. Sa Facebook group, sa mga pumping mommy, yung mga ganun. Kasi ngayon, mga mamshi, mas prefer kong mag-pump ng mag-pump kesa ipalatch kay baby kasi nahihirapan na si baby si baby sa akin eh, dumede. And ang tagal-tagal niyang sumisip-sip mga mamshi, mga 1 hour, so naawa ako sa bata. Naawa ako, kaya mas gusto kong mag-pump ngayon, talagang mas nag-e-enjoy akong mag-pump ngayon mga mamshi, lalo na kapag
lumalabas yung milk, tapos nakikita kong tumutulo. Mas gustong-gusto ko yung tinitingnan. Ewan ko ba, siguro iba-iba lang tayo ng trip, di ba? Pero mas gusto ko yung nagpa-pump ako tapos nakikita kong tumutulo yung milk, tapos ito lilipat ko to sa bote ni Baby Calix, papadede ko sa kanya. Tapos yung iba, nilalagay ko sa freezer ngayon. Pero ngayon, wala akong mailagay sa freezer dahil ang konti ng milk supply ko and paubos na yung stock ko na mga milk ni baby doon, yung mga naitago ko. And ngayon, ang laki ng eyebag ko mga mamsiyo kasi talagang nagpupuyat na ako sa gabi, mag-pump lang ng mag-pump. Mas madali kasing mag-pump mga mamsiyo para sa akin na mas mabilis lumabas yung milk. So nagpa-pump ako every, ano lang, 30 minutes lang ako nagpa-pump, ayun. Iaano ko na kay Baby Calix, ibibigay ko na. Kasi kapag pinapadede ko siya sa akin mga mamsi, ang tagal, tapos pupunin niya yung ulo niya, iiyak siya, pasipsip ko, iiyak na naman siya. So feeling ko hindi siya nasasatisfy. Kaya pinapump ko na lang para tuloy-tuloy yung kanyang ano sa bote, tuloy-tuloy yung kanyang lunok. And iba-iba naman tayo ng katawan mga mamsi. Meron talagang baby na talagang malakas dumede sa nanay, diba? Yung talagang lunok na lang ng lunok. Kasi sa akin, hirap siyang dumede kahit yung panganay ko ganun. Bali yung way ko mga mamsi, yung way ko naman is mag-pump and then i-ano na lang kay baby, i-ano sa bote niya. Kasi doon na siya nasanay sa bote niya. And ang na-realize ko din mga mamsi is ano pala, no, dapat nung buntis pa lang ako, dapat nag-research na ako about sa schedule ng pagpapump, about sa breastfeeding, kung ano yung mararamdaman natin kapag na-over milk supply, yung mga ganun-ganun. Kasi hindi ako nag-research dahil na-busy ako kung paano magpa-open ng cervix. Busy ako kung paano kung ma-inonormal delivery si baby. So, nakalimutan ko na yung about sa breastfeeding, kung ano yung mga pwedeng gawin, ganun. And yun yung pinagsisihan ko ngayon mga mamsi. And kung first time mom kayo mga mamsi, kung buntis pa lang kayo ngayon, dapat isipin nyo na yung about sa breastfeeding. Kung talagang gusto nyo mag-breastfeeding kay baby, gusto nyo siyang i-pure. Kasi dapat talaga naka-mindset na pala sa atin yan. Yung parang, ipupure ko si baby, walang formula, bawal formula. Parang ganon, sana pala, ganon din yung ginawa ko noon. Kasi ako, naka-mindset ako na, ay kung kulang yung milk ko, may formula naman. Kasi ang iniisip ko agad noon is negative na eh, about sa breastfeeding ko. So mali pala yon. Dapat lagi nating isipin na marami akong gatas, mapoprovide ko kay baby yung gatas ko. So ganun pala dapat. Kaya ngayon, naka-mindset na yung isip ko na kaya kong i-pure si baby hanggat kaya ng katawan ko. Yung ganun, parang positive lang. Kasi pag na-stress mga mamsi, mas lalo daw kumukunti yung gatas. Kaya hindi ako pwedeng ma-stress. And mga mamsi, sa mga padede mamsi dyan, kung may pwede pa kayong may advice sa akin, please comment kayo mga mamsi. Kasi nagbabasa talaga ako ng mga comment sa dito sa YouTube. And sana, after a week, pagka next week, sana lumakas na po yung aking milk. Diba? And gagawin ko lahat para lang ma-pure. Kasi mas gusto kong ma-pure breast milk si baby dahil mas healthy ang breast milk and mas maraming benefits para kay baby yon yung breast milk natin. And update ko naman kayo next time. Susunod kung malakas na yung gatas ko. Mag-celebrate talaga ako pag lumakas na yung gatas ko. And ayun, mag-celebrate pala tayo pag lumakas na to, kapag umabot na siya ng 3 oz. Depende sa demand, di ba? Yung demand ni baby every 2 hours. Kasi ngayon, yung demand ni baby Calix every 3 hours. Minsan every 3 hours siya dumidede or 2 hours. Minsan nakakaubos siya ng 2 oz, minsan 3. So dapat makapump ako ng 3 oz every 3 hours. 3 oz every 3 hours dapat yung mailabas ko. And sana ma-achieve ko yun mga mamsi. And tulungan niyo ako mga mamsi sa mga may experience na dyan, yung mga malalakas yung milk. Sana may advice niyo ako. Comment kayo mga mamsi. And yun nga mga mamsi, thank you for watching again. Update ko kayo next time about sa aking breastfeeding journey. And yun nga po, see you next time po. And subscribe kayo mga mamsi. And see you next time ulit. Bye-bye po!